Kahit nagtatago, ay nanatiling nasa Pilipinas si suspended Bambang Tarlac Mayor Alice Goo pagkatapos maglabas ng warrant of arrest ang Senado para sa kanyang pag-aresto. Sinabi ng isang mambabatas kahapon lamang, Lunes, July 15, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na binisita ng mga alagad ng batas ang lahat ng arestradong address ni Mayor Goo kabilang ang mga gusali at estruktura sa QJJ Farm sa lalawigan ng Tarlac. Gayon din ang mga pagawaan ng mga damit sa Marilao, Bulacan at Valenzuela City. Ngunit nabigong mahanap siya o ang kanyang mga kapatid na sina Sheila, Semen at Wesley. Tanging ang dating niyang accountant na si Nancy Gamo ang natagpuan at dinala sa Senado kung saan siya ay sumalalim sa medical check-up. Hindi idinetalye ng Senado kung ano ang mga pambubunyag ni Gamo tungkol sa kanyang among si Goo, pero sinisigurado niya na sumuko na ito sa isang mapagkatiwalaang membro ng Senado at anumang oras sa ngayon ay lilitaw ito kasama ang kilalang personalidad para harapin ang kanyang mga asunto di reklamo kaugnay ng mga isyo sa mga pugo ng kanyang mga nasasakupan. Pero ayon sa mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms ay gusto nilang i-validate ang mga payag na ito ni Gamo tungkol nga sa pagsuko ni Goo sa nasabing miyembro ng Senado at malaki ang posibilidad na lumapit ito sa opisina ni Senate President Francis Escudero o kaya kay Senator Bongo. Kaya sa ngayon pa lang ay todo-alisto na ang mga otoridad sa posibleng paglutang ni Goo sa mga nasabing personalidad sa Senate of the Philippines. Maging ang mga miyembro ng media ay nakaantabay na rin sa mga magiging tagpo ng paglutang ni Bambang Mayor Alice Goo dahil tinitiyak ng mga ito na didiretso na agad ito sa pagsalang sa Senado at doon na mismo ang magiging temporary custody ng nasabing mayor. Sa ngayon, sarado ang linya ng komunikasyon ng dalawang senador at masyadong sagrado ang mga impormasyon na nanggaling sa kanila tungkol nga dito sa pagsuko ni Mayor Alice Goo sa kanilang tanggapan. At kahit na rin ang ilang mga malalaking media ay nahihirapan humingi ng mga detalye kina Senate President Francis Escudero at Senador Bongo dahil laging nakasara ang mga linya ng kani-kanilang mga personal na mobile phones. Isa rin sa mga posibleng pinagtataguan sa ngayon ni Mayor Alice Goo ay ang embahada ng China. Ito'y ayon na rin sa mga ibang impormante ng NBI. At kung matatandaan, kinikilala ng masang China sa pamamagitan ng kanilang embahada dito sa Pilipinas ang pagkatao ni Mayor Alice Goo. Kaya hindi nakapagtataka na kanila itong poprotektahan sa lahat ng paraan ayon sa rin sa batas ng China para sa kanilang mga kababayan na naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nakikita po, nagtatago talaga siya, nag-i-evade ng arrest. Sa impormasyon natin, nandito pa siya. Hindi na siya makakalis gamit ng paliparan dahil meron ng hold departure order. Ito ay pinatunayan ng abogado ni Goo na si Stephen David na nagsabi ang alkalde ay natatakot para sa kanyang buhay. Ang naging saad ng abogado ni Mayor Goo na si Attorney David, natatakot siya, marami kasing nananakot sa kanya. Natatakot siya sa security niya, saka kung anong pwede mangyari kung makulong siya. Pipilitin niya, pinag-iisipin niya, dumalo. Si Goo ay nasa ilalim ng pagsisiyasat sa kanyang diomanoy kaugnayan sa mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming o Pogo sa kanyang nasasakupan na probinsya ng Tarlac. Matatandaan, mag-iisang buwan na rin patuloy ang kanyang hearing sa Senado kaugnay nga sa kanyang partisipasyon sa mga nasabing isyo sa Pogo, kabilang na dito ang human trafficking, sexual assault, murder, scamming at kidnapping. Ang Anti-Money Laundering Council ay nakakuha ng freeze order mula sa Court of Appeals para sa mga ari-arian ni Goo gayon din sa mga asset ni Si Yang Wang at Bao Ying Lin na kasangkot sa mga kumpanyang Sun Yuan Technology Incorporated, Baofu Land Development Incorporated at ang Hongxing Gaming Technology Incorporated. Ipina-freeze ng CA ang mga asset ni Alice Goo, kabilang na dito ang mga sangkot niyang kumpanya sa illegal na pogo. Ang freeze order na inaprobahan ng Court of Appeals ay sumasaklaw sa 90 bank account sa 14 na institusyong pampinansyal, ilan nga sa mga ari-arian at mataas na alaga ng mga personal na ari-arian tulad ng mga mamahaling sasakyan at isang helicopter. Binanggit din ni Gatchalian ang mga ulat ng AMLC na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso na inilipat umano sa iba't ibang bank account ni Goo mula 2019 hanggang 2024.
malaking bahagi umano ng pundo ang natunton mula sa China. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.